Magandang araw po mga kaibigan. Dumating na po ang aking doon na thermostat. Okay, samahan niyo ako sa pagbukas. Itong thermostat na to ay in-order ko po sa Shopee. Ito ay mura lang po. Dalawa ang in-order ko para kung sakaling masira yung isa ay mayroon tayong ipagpalit kaagad para hindi masira po yung itlog. Sa ganitong klase po ng thermostat ay madali po siyang ikabit. Kumbaga, siya po ay user-friendly at digital po siya. Ganun mga kailan. Itong thermostat o temperature control po na ito ay gawa po sa China. XH-W3001. Daming klase po ng thermostat mga kailan. Pero para sa akin, ito po yung madaling matutunan na ikabit o install. Madali lang po siya talaga. Ganito po kasi yon mga kailan. Itong itim at pula na wire ay para sa source po ng kuryente. No po, source po siya ng kuryente. Diyan po natin siya i-connect. At ang itim at dilaw po naman ay para po sa ilaw. Diyan natin i-connect ang mga receptacle at diyan din natin i-connect ang fan. Ito naman pong nag-iisang wire na ito na mahaba na may metal po sa dulo. Ito po yung tagasukat ng init sa loob ng ating incubator po. Ganun po mga kailan. Kung kayo po ay bago o napadaan lang sa channel na ito, ako po ay nagagalak at inanyahan ko po kayo na mag-subscribe at kalintangin ng kampana ni San Pedro para ma-notify po kayo sa susunod nating video. Sa susunod kasing araw po ay gagawa po tayo ng incubator. Ito po ay maliit lang, pang personal lang po ang gamit, pang 50x lang siguro ang kapasidad. Mayroon po akong inumpisahan dito na ginagawa pero kulang pa kasi ng gamit at karating lang din itong temperature controller. Ito po ay mga recycled na materials ang ginamit ko para makatipid po tayo. Pag nakompleto ko po yung mga gamit ay kung pwede po sana ay samahan nyo ulit ako sa paggawa ng incubator mga kailan. Ayos, salamat po sa panunood. Salamat kasi kayo na kayo.